Dito ay nakausap ko ang isang representative mula sa Unilab. Ayon sa kanya, pangunahing layunin ng kanilang Fit to Win Street Olympics ang maging malusog ang mga kabataan. Okay, narealize kasi ng Unilab na hindi lang pwedeng gamot ang i-offer sa consumers. Na ngayon, ang mga tao, pag sinasabi nating health and wellness, hindi lang siya gamot. Kailangan na may iba pang solution set. At naisip namin, isang programa na tulad ng Health and Wellness Club ang pwedeng ibigay sa mga bata. So bakit kabataan? Kasi sila yung future business leaders, sila yung future leaders of communities and families. So gusto namin sabihin sa kanila, invest in your health now. Ayusin niyo yung health and wellness niyo ngayon para ma-pursue niyo kung anong importante in the future. Kasi kung pinabayaan niyo yung health niyo ngayon, baka hindi niyo ma-pursue kung anong importante in the future. So healthy today, ready for the future. So kick-off activity ito, walong domains kasi ng health and wellness ang itatakal ng Fit to Win Club. So isa-isahin ko lang, exercise, nutrition, sleep and rest, disease prevention, personal care, tapos merong emotional wellness na self-acceptance, stress management, and healthy relationship. So throughout the year, meron kaming activity per domain. So ang kick-off namin ngayon is for exercise. At naisip namin, dahil youth ito, kailangan fun way to health and wellness. Hindi kasi pwedeng traditional way of engaging the youth na sa health and wellness, traditional. So naisip namin, kung exercise siya at fun way to health and wellness, why not Pinoy Street Games? Ito yung mga laro na hindi na nalalaro ng mga kabataan ngayon kasi sanay na sanay sila sa internet, sa application, online, di ba? Ito, magpawis naman tayo, maglaro tayong street games, enjoy it with our friends, but at the same time, lose some calories, gamot. Ngayon, ang Unilab is about health and wellness. So, hindi na lang ito pagpupromote ng gamot. Pagpupromote ito ng healthy lifestyle among Filipinos. At itong Fit to Win Club, na isa lamang to sa marami pang programa tulad ng mga Run United, triathlon na ginagawa na ngayon ng Unilab. Kasi na-realize ang Unilab na kung gusto mong maging healthy ang mga tao, hindi lang mag-offer ng gamot na magpapagaling. Kundi itong mga programa na to na mamimaintain nila yung health and wellness nila. And then later on, baka may makaisip tayong mga produkto na pwedeng i-offer na makatulong sa kanila na mamaintain yung health and wellness nila. Nakausap ko rin ng ilang ambassador at ambassadress ng nasabing palaro. Hi, my name is Cecelo Enzo Biderian. I go by the name Jolo. I'm Anne Marichelle Ayap. They call me Sachi. Angelique Jolly Chua. Jonathan Albanyal. Tinanong ko ang mga ito kung anong mga tradisyonal na larong Pinoy ang kanilang nasubukan na. Piko. Yung po, tinik, ano ba yun? Yung luksong tinik, mga luksong baka, mga ganun. Bata ako yung lubsong tinik at saka lubsong baka. Yeah. Ako naalala ko nilalaro ko before, tumbang preso, mga shato, ganyan, mga patintero. Tulad ng mga nilalaro ng bata, nalalaroin ngayon patintero, ayun, yung mga larong Pinoy. Ngunit paano nga ba sila napiling maging ambassador at ambassadress? First po, pumunta po yung Unilab sa school. Then po, yung sports director po namin, in-invite po kami na mag-ambassador dito sa Unilab Fit to Win. Okay. So technically, Unilab Fit to Win went to our school and recruited people to join the event. Sabi sa akin nung top organization sa school namin na ayun, nag-i-invite daw ang Unilab Fit to Win ng mga ambassadors, student ambassadors for their club. Hi, I'm Pastor Edwin Tugano ng Alabang New Life Christian Center. Nais ko kayong imbitahan sa isang programa na makapagbibigay ng mensahe ng pag-asa sa inyo. Alam niyo, sa buhay, marami tayong kinakaharap, maraming pagsubok, ngunit ang salita ng Diyos, the Word of God, will bring you life and breakthrough and miracle. Kaya nais ko kayong imbitahan sa programang ito, This New Life, every Sunday, 8 to 9 p.m. Magkita-kita po tayo doon. God bless. Pagkatapos ng eleksyon, ano na ba ang ating aantayin? Pagkatapos ng mga kantahan at awitan sa entablado, ano na ba ang aabangan natin? Pagkatapos ng sangkatutak ng magagandang salita, ano na ba ang titingnan natin? Ano pa
edi matupad ang mga pangako nila. Oras na ng paniningil at ang programang sisingil. Tutok lang sa RHTV. Sagot sa Bayan. Nagkakalimutan na ba ang mga maniningil ng bayan, sina Da Junior, Dennis Antenor Jr., ang panyera ng bayan, Attorney Reyna Seco, at Ninyo Bonito Padilla. Sagot sa Bayan. Nagkakalimutan na ba? Linggo, alas 9 ng umaga, dito sa RHTV. Para sa inyong gustong singilin na politiko o mga lingkod bayan sa kanilang pangako, type lang sa inyong mga cellphone, RH, space, ang pangalan ng politiko, space, ang mga pangakong gusto mong singilin, at isend sa 2600. Handa ka na ba sa isang kakaibang programa? Kumpleto na to! Balita, pinakahuling impormasyon, mga nakakagising na musika, at marami pang iba! Talaga nga namang jingle lang ang pahinga! Tuloy-tuloy, dere-derecho, hindi mo talaga iiwan! Salubungin ang Good Morning sa programa Sunny in the Morning with Kisses! With Sunny Casulia at Kisses Javier Hampson. Mapapanood sa halos 1,000 TV channel ng RHTV live araw-araw alauna ng umaga. Sunny in the Morning with Kisses. Kita sa mukha ng bawat isa ang excitement, lalo na at karamihan sa kanila ay mga first timer. Oh,
hindi lang sa kanila ang nakausap ko. At aminado sila na noon lamang nila nalaro ang mga games sa Street Olympics. Ang iba pa nga ay namanga at nagsabing meron daw palang ganong klaseng laro.
Sa huli ay makikita sa mukha ng mga estudyante ang labis na kasiyahan. Dahil bukod sa nag-enjoy na sila, nagkaroon pa sila ng instant kaibigan sa nasabing Fit Twin Street Challenge.